Buwe naman ang unang araw ng Marso dahil alert level 1 na po sa Metro Manila simula bukas. Back to work na sa opisina ng maraming empleyado at balik na sa 100% ang kapasidad ng mga pampublikong sasakyan. Yun nga lang, naghihimutok ang ilang probinsya na hindi raw nakonsulta. Nasa frontline balitang yan, Mon Gualvez. Busy na ang kainang ito sa Marikina sa pagdadagdag ng mga lamesa lalo't inaasahang dadami na ulit ang kanilang customers simula bukas. Pwede na ulit kasi ang 100% capacity kasabay ng Alert Level 1 na ipatutupad sa Metro Manila at 38 lugar sa bansa. Pero required pa rin ang mga establishmentong sundin ang minimum health standards. Bagay na ipinangako naman ng may-ari. Pinafollow pa rin may minimum protocols po. Kung vaccinated or hindi. Yes po. I-check pa rin po namin. And then the usual temperature check. So sa distancing pa rin kahit pa paano. Para maging safe pa rin para lahat. Bukod sa mga negosyo, pwede na rin mag-operate ng full capacity ang mga pribado at pampublikong opisina. Sa Alert Level 1, hindi na recommended ang foot bath, disinfection booth at temperature check kung papasok sa building. Pwede na rin simula bukas ang kunuan sa mga pampublikong sasakyan. Pero kanina pa lang, may mga jeep nang napunan ng News 5 na punuan kung magsakay. Sa Filcoa, Quezon City, tila wala ng pandemya habang nag-uunahan pa mga pasaherong makasakay. Pero hindi pa Alert Level 1, talaga napuno muna. Ayun lang eh, nagsakayan na eh. Hindi na mapigil. Hindi na mapigil eh. Aminado ang MMDA na tiyak bibigat ang daloy ng trapiko sa Metro Manila simula bukas. Kaya pinag-aaralan na raw nila ang extension ng number coding. Sa ngayon, 5 to 8 PM pa lang ang coding. Sa gitna ng pagluluwag, mariing nagpaalala ang IATF na hindi pa rin aalisin ang pagsusuot ng face mask. Nakarating po tayo dito dahil sa inyong lahat. We are seeing the same levels of cooperation in other areas. If these are sustained, we are confident that more areas in the country will be placed under Alert Level 1. Paalala naman ng DOH, maghinay-hinay lang lalo't ito pa lang ang simula ng transition ng bansa sa new normal. Naandyan pa rin po ang posibilidad na maaring tumaas ang kaso. Halimbawang may pumasok po ulit na bagong variant dito po sa ating bansa na ito po ay makapag-cause ng transmission o di kaya ay severe forms of the disease, maaari po tayo uling magtaas ng ating alert level system. Sa gitna ng desisyon ng IATF, naghihimutok ngayon ng League of Provinces of the Philippines. Hindi man lang daw sila nakonsulta, lalo't hindi pa handa ang ilang mga probinsya sa pinakamababang alert level. Marami pa rin kasing probinsya ang hindi pa naabot ang herd immunity sa bakuna. Hindi, kaya kailangan ikonsulta yung mga governors kung anong yung gusto nila. Kasi mas alam nila yung nangyayari sa probinsya nila. Eh minsan hindi naman accurate yung reporting, di ba? Hindi naman lahat na i-report eh. Gate pa ni Velasco, posible pang maapektuhan ng eleksyon kung biglang mag-surge dahil sa pagluluwag. Wala pang tugon ng DOH o ang IATF sa pahayag ng Liga. Pero una na nilang sinabi na tututukan ng gobyerno ang pagbabakuna sa mga lugar na mababa pa rin ang vaccination rate. Nagbabalita mula sa frontline, Mon Gualvez, News 5.